you know, this kind of people, yun yung mga kailangan natin. And that is also the reason why I support Inday Sara. That's also the reason why I support Inday Sara, because Inday Sara is a problem solver. Sa totoo lang, ang weakness talaga ni Inday Sara is less siya sa pagiging politician and more siya of being a manager. Inday Sara is a manager. Hindi talaga siya politiko, sa totoo lang. And I think, baka feeling ko si Inday, medyo na overconfident siya dun sa political, ano niya, political prowess niya. Kasi nga, syempre, when she entered politics, napakalaki ng political capital niya dahil sa tatay niya. So, kumbaga, yung isyong pampolitika, hindi niya talaga yung masyadong pinroblema dahil ang laki ng capital niya. And, you know, Inday has to also recognize that. Kasi si Inday parang, iba yung tatay ko, iba ako, ganyan-ganyan. But, you know, you have to understand that part of your political capital is because of the father. Inday is really more of a manager. Alam mo, problem solver siya eh. Pag nakita niya yung problema, o ganito ang gawin natin, ganyan-ganyan. And that's exactly the reason why I support Inday. Yung mga nagsasabi nga nung before na, di ba yung mga memes na lumalabas, bigyan niyo ko ng 200 billion, isosolve ko ang lahat ng problema sa Department of Education. Yung gano'n. Ako sa totoo, na-excited ako to, ano ha, kung talagang na-preserve yung UNI team and they supported Inday Sara, I think she could have done a lot of things. She could have done a lot of things. Napatunayan naman Inday Sara yon, kasi she was able to bring the financial health condition of Davao in its healthiest nung mayor siya noon. Naubos yung utang ng Davao at ang yaman-yaman nila at the same time. That's a difficult achievement, ha? Nahabol niya yung mga terorista sa Davao. Nahanap niya yung nagbomba sa Rojas Night Market. Na-zero niya yung insurgency sa Davao City. She has the track record to prove it. And when she, ano, entered the Department of Education, she was able to really provide invigorating reforms sa DepEd. And so ayun, yun yung mga ano, yun yung reason kaya gusto ko si Inday. Ayun. Sabi ni Carlex, nagtitipid yata ang SMNI kaya wala muna yung show ni Naka Eric, Doc Lorraine, including yung Banateros. Ang SMNI, lahat ng assets niya naka-freeze. So yun nga, kaya nga dapat intindihin natin yung kay OJC at yung SMNI. May nakausap na ako na parang, Miss Joey, na-explain mo na ba yung reason kung bakit nag-backout yung SMNI? Ganito ano, sa lahat ng organization, sa lahat ng mga movement, meron talaga mga internal problems yan, okay? Hindi naman mawawala yan. So, ngayon, putting it out in the open, hindi rin nakakatulong. Alam mo yun? Kasi it is something that needs to be resolved internally eh. Diba? Yung KOJC, marami silang real problems as an organization. Like for example, ang dami nilang kasong kinakaharap. You know, Tore was promoted as a CIDG chief. At dahil mas powerful siya, dahil nandun siya sa posisyon na yun, na kayang-kaya niyang mag-investigate, kumuha ng mga information sa mga taong bad trip siya, I'm pretty sure mas maraming gagawing atrocities tong si Tore. Dahil hindi na siya limited sa space, hindi na siya limited sa teritoryo. Hindi na siya limited to Region 11 only. Diba? So, ngayon, ang pagkakaalam ko, yung talagang mga decisions ng SMNI ng KOJC is really something that is coming from their legal team. Dahil ang dami nilang battles. And also, wala nga silang naka-ano nga ang mga assets nila. Naka-freeze nga. So how do you expect them to ano, 'di ba? How do you expect them to really go full blast all the time? Eh pagkatapos nawasak pa yung kingdom, ang dami pa nilang mga repairs na pinagagagawa doon. 'Di ba? Mga ganung bagay. So ayun, so siguro, you know, intindihin na lang muna natin kasi ang dami na rin naman ang nagawa ng SMNI at ng KOJC para sa pinaglalaban natin sa politics. And if they're going to make a decisions, if they're going to make a decision like this, instead of retaliating or instead of ano, siguro we should ano, we should give them understanding. 'Di ba? Let us give them understanding. Ako tingin ko
sooner or later, kapag nakapag-regroup na uli yung KOJC, na ibalik na yung mga kailangan nilang habul, na naihabol na nila yung mga kailangan nilang gawin, and things like that, magkikita-kita pa rin tayo sa finals. Ganyan. Magkikita-kita pa rin tayo sa finals. Huwag nyo na silang intindihin. Kasi napakita na ng KOJC yung mga kaya nilang gawin. Ang intindihin nyo, kayo! Paano nyo i-convince yung mga family members ninyo, mga kaibigan ninyo, mga tita ninyo, yung mga matatanda nyo kasama? Paano nyo sila mapapaintindi ang mga nangyayari sa bayan sa kanila? Paano nyo sila makukonvince na kailangan natin ng Pilipinas na totoong matatag? Diba? Paano nyo sila makukonvince na huwag nila iboto si Erwin Tulfo? Diyos me! Diba? Doon muna tayo. Ganon. Favorite ng administration ito ang insertion sa budget na halos lahat ng ahensya ng gobyerno natin. True. Ayan. Only child ba si Christina ni Gowen? Hindi ko alam. Hindi ko sila family tree. Sabi ni Joms Ayuda ba? Kanina nandito sila sa Kawit, namigay ng pera. Galit na galit ang kapitan. Dinuruan ko yung harap ng barangay habang naghahakot ng tao sa kabilang daan. Naman ako. Ayun. Ayan. Haha, parang si Kim J. Pala si Frasco, may food test. Grabe daw yan, talagang starry-ray talaga yan, grabe. Buti ako nang na-hospital, kapatid ko emergency, humingi kami tulong sa OVP. Mayroon agad, basta complete requirement. Actually, yung OVP, mabilis talaga silang mag-reply pagdating sa mga financial assistance. You just really have to complete the requirements. However, recently, ang alam ko, natutuyuan na sila ng pondo. Ganun. Natutuyuan na sila ng funds. Ayan. So I hope yung Office of the Vice President, since 733 million lang yung budget na binigay sa kanila nitong ang nakaraang nitong HOR. Hindi ko alam ano gagawin ng Senado, ganyan. So totoo lang, wala na rin akong gana sa Senado kasi sa Senado naman parang overpowered naman kayo ni Martin at saka ni Zaldico. Diba? Overpowered na overpowered sila. Wala silang magawa. Wala silang magawa sa mga insertions. 'Di ba? Ang hihina ng mga senador natin sa totoo lang. Weak ass. Weak ass. Ganun. So ngayon, hindi ko alam kung babalik nila, ilalakihan pa nila yung budget ni Inday, babalikan nila from 733, ganyan-ganyan. Hindi natin alam kung anong gagawin. But sana makapag-device ng isang legal structure ang Office of the Vice President kung saan maaaring mag-participate ang mga tao para makatulong sa programa ng Office of the Vice President. Ayun, ganun. Diba, para tuloy-tuloy sila makapagbigay ng tulong. Kasi ang efficient ng Office of the Vice President ngayon eh. Sobrang nilang efficient. Ayan. Kaya pala, mas marami akong views sa My Day tapos parang crew sa post ko, sabi ni George Lu. Oo, kaya gamitin niyo yung gamitin niyo yung My Day ninyo. I do that po. That's how I advert Bulok Pinas sa My Day. Halos 10 My Day every day or more po. Alam mo kung bakit takot? Kasi yung doktora inatake healthy naman at marami pa iba, sabi ni Digna mi amo. Hindi si ano raw si Doc Burden daw, may sakit talaga. Inauguration ng Pangil Bridge, the longest in Mindanao, pero thank you PRRD ang most comments sa YouTube ribbon granting lang kay Bangag. ribbon at gunting lang kay Bangag. Ayan. Feeling ko maglalabas ng slate si VP sa last minute. Ayan. Kaya nga tayo, makinig tayo dun sa itong election na ito. Sa totoo lang. Itong election na darating, you have to use your emotion less. You have to use your emotions less. Kasi, ang option natin, kung sino lang yung nag-file. Kaya ako, magiging malaking driving force sa akin. First, hindi ko iboboto. Kapag ikaw, senador ka na ng matagal na panahon, wala namang nangyari, at ikaw ay tinaas ang kamay mo ni Bongbong Marcos, di na kita boboto. Ngayon, yung second na consideration ko is, sino i-endorse ni Inday or ni PRRD? Ayan. Sana mag-join sila ng i-endorse. Sino i-endorse nila? Kasi ni-endorse nila, boboto ko. Ayun. Sa totoo lang ha, in order to put power kay Inday at saka kay PRRD, yun lang talaga ang way. Huwag mo na kayo masyadong magalit dun sa mga kay Philip Salvador na hindi ko alam kung ano. I do not know how to kung pwede ko siyang sipain sa slate, okay lang din. Tapos kung meron pang ibang choices na hindi in-endorse na pwede naman rin na ilagay sa But
more or less, yung sasabihin ni PRRD kung sinong iboto or ni Inday kung sinong iboto would be very, very influential so sa how I'm going to vote. And you know, if we are going to do that, then the Dutertista votes are going to be very, very powerful. Doon natin mapapakita yung pagka-Dutertista natin. Ganon. Doon natin mapapakita. Unfortunately, the election is number games. And you know, you have to accept the fact that one election cannot really bring so much change. So, hindi yun yung oras para, ay, hindi kailangan na ano, ganyan-ganyan. You just, ano, no? Ang goal lang dyan is we put more people na similar sa atin. We put more people na similar dun sa linya natin. Yun lang yan talaga. Huwag yung maglagay ng maraming expectations na masyadong mataas na mga ano. Yun lang talaga yan. Unfortunately, yun lang ang election. It's just a number game. And ngayon, sa number game na yan, sino ang gusto mo? Bibigyan mo ba ng chance yung mga trapo na ma-elect ulit? Or meron kayong hindi mo masyadong gusto pero at least kahit papano naka-align sa'yo yung politics? Diba? Ayun. So, kasana tumakbo si Basti eh. Na senador. Para mag-away siya doon. Ayun. Sabi ni Tong Disesto, mga nakulimbat nila 1.3 pesos flood control project plus 123 billion pesos sales of 25 ton of gold, 90 billion pesos field health. Yan ang gagamitin nila this coming election. Ito na sa may kililing, ibaba na kita. Ayan. Paulit-ulit ang putang ina, winarningan na nga. Kulit-kulit. Masyadong papansin. Ayan. Ay, before tayo magpunta doon sa impeachment ni Inday, before tayo magpuntuhan doon sa impeachment ni Inday, ay mag-usap muna tayo tungkol doon sa yung inabot na video, yung ano, yung, ang pangalan nito? Yung abutan ng pin. Yung abutan ng pin. Asan ba yun? Nakita ko naman si AA. Ayan, ito. Ayan. Itong abutan ng pin na to. Okay. Ayan, tapos binigay. Ayon. Well, ang ano, no, ang prevailing opinion dito is that, well, unang-una kasi, okay, ganito kasi yan, bong-bong, okay? Kaya PCO, ganito yan. I'm not so sure kung ang intention ninyo is magpakalat na, ano, alam mo yan, yung gusto nyo sunugin yung mga DDS, ganyan. Feeling ko merong ganong aspect eh, na gusto nila sunugin yung mga Dutertista, na, ayan, nahilig yung magpakalat ng fake news, ganito, yung mga ganon, merong, it looks like merong ganong angle eh. Yan sasabihin nila, hindi, ano nga yan, pin yan. Kayo mahilig kayong mag-isip-isip ng kung ano-anong masasama, ganyan, malisyoso talaga kayo, ganyan. So ngayon, okay, fine. Sabihin na natin na, I'm pretty sure hindi naman talaga yun, ano, hindi naman talaga yun drugay, or hindi naman yun whatever. Sabihin na natin na hindi nga. Sabihin na nga natin na hindi nga drugay yung nandun sa, ano, nandun sa inabot. Pero naiintindahan nyo ba na merong drug issue ang presidente? Pagkatapos, merong lalapit sa kanya, magpapapicture, tapos napaka-discreet ng pag-aabot ng mga pins. Diba? Yung parang, bakit ano? Putang sneaky ng pag-aabot? Pagkatapos nung kinuha ni BBM, kinuha niya agad, silagay niya sa bulsa niya. Parang, ano ginagawa ng mga PSG? May inabot sa presidente ninyo. Diba? Hindi ba dapat inspection ninyo muna yan? Baka mamaya may anthrax in or what? Alam mo yun, di ba, mamaya merong tracking device yan or whatsoever, ganyan-ganyan. Tapos dyan mo si Bongbong, alam, may kanan din siya. Kuha lang din siya pagkas nilagay sa bulsa diretsyo. Parang palitan lang ng drug sa kanto, tanginang yan. Di ba? Ayun yung ano, yun yung nakaka... Tapos, ito namang mga, ano, yung mga... I think it's a trap eh. I think it's a trap na parang... pag-iisipan ng masama na nag-abutan ng droga pagkatapos hindi naman droga yon pinyon ganyan so it boosts my hypothesis na baka ano to patibong ganun na patibong siya pagkatapos aside from that yun eh nung kinuha nilagay sa bulsa di ba ayun oh panoorin natin ulit di ba pa picture ayan
Tapos nung kinuha, tapos parang pinapakita niya rin talaga sa camera eh, na meron siyang hawak. Tapos si BBM naman, kinuha, tapos nilagay sa bulsa. Ni, hindi niya tiningnan kung ano yung inabot sa kanya. Ang tanong, ayan, may PSG dito sa likod oh, ito. May PSG dito sa likod. Ayan, meron pang mga ano-ano dyan. I'm pretty sure meron din sa gilid dyan at saka sa ano, sa harap, ganyan. And you don't care? Paano kung may tracking device yun? Merong mga ano, merong mga super super small camera. Ano ba yun? Pagkatapos ito si Bongbong, alam, diretso lang siya, binulsa lang niya. So, I think it's pati Bong, and I think Bongbong is also acting here. Gusto talaga nilang batuhin sila na para, ay, may abutang nagagana, yung ganon. Inano nila yun. It's their pagkakataon. It's their opportunity para balikan yung mga Dutertista at sabihin na, eh, mga fake news naman kayo eh. Diba? 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 Ayun. Filipinos are long enduring kasi. Maybe because of decades of oppression, religion maybe, we equate suffering to goodness. So we allow lousy government services, we allow potholes in our roads, etc. Sabi ni Galogan. I think it has something to do with religion. Kasi diba yung Catholic? The more you suffer, the more God loves you. Labo. Di ba? Ganun yung ano ng mga hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Kaya kanya binibigyan ng pagsubok dahil mahal ka niya. Ganon. So, ngayon, parang pag naghihirap ka or nagsasuffer ka, you endure it kasi parang feeling mo meron kang price kay God na mas mahal ka niya. The more that you suffer, the more ka na mahal ng Diyos. Yun yung na-inculcate kasi ng bonggang-bongga sa mga Pilipino eh. Lalo na sa mga Pilipinong Katoliko. Ayun. Ayuda works in emergency, not in the long run. Totoo. Sabi ni Vani, actually si Teyata, nag-post siya about heavy luggage issue way back August 2023. Not sure ba't tahimik ibang kakamping. Talaga? 2023, Teyata, nag-post siya about heavy luggage? Eh, boss niya yan eh. Si Martin? Sabi ni Witwit, kailangan na siguro ng rally na pinangungunahan ng VP. Yun ang pinakasolusyon dito. Total, gugurgurin na siya ng mga crocs eventually. Might as well go for broke. Tingnan natin kung magre-respond ng AFP. Pero kasi ito ang problema dyan. Alam mo, I don't think Inday is really going to make a decision now na ay sige, ililid ko tong rally para patalsikin ang mga crocodile or yung ang si BBM, ganyan-ganyan. I don't think she's going to do it, number one. We haven't really shown enough force sa kalye. Okay? Huwag kayong magagalit sa akin, facts lang to ha. We haven't seen real force sa kalye. Okay? And kaya nga ako, ang lagi kong sinasabi is that importante na mamulat lahat. Let us make it easier for Inday Sara to decide and for the AFP to decide. Ganon. Bantayan natin ang nangyayari dito sa ating bansa. Lahat ng kapalpakan, ilista natin. At lahat ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kausapin natin tungkol dito. So that when the time comes that we really need to make drastic measures, alam natin eksakto kung ano yung mga sinisingil natin. Ganon. Ako, feeling ko hindi mag-i-initiate si Inday Sara on her own ngayon. Hindi. Kasi masyado siyang may honor. Alam mo yun? Kasi pagka siya yung nagsimula ngayon, in-instigate niya yung mga mass movement and whatnot, ganyan-ganyan. Pag in-instigate siya ni Inday Sara, who's going to benefit? Siya. Eh, ang problema yung mga Duterte masyado may dangal. Diba? Ang problema, may dangal yung mga Duterte, hindi naman sila yung eksena na ganyan. Na alam naman nila sila ang magbe-benefit in the long run. Ganon. Sabi ni Ambisyosa, Joey, anong comment mo kay Attorney Claire? Puro kabaliktaran ng opinion, attorney pa naman din. Napanood ko yung live ni Attorney Claire, yung tungkol doon sa West Philippine Sea. Parang nung una ko pa siyang narinig tungkol doon. Parang, eh naman nahimik ka, Attorney. Ano pinagsasabi mo? As in, nag-cringe talaga ako sa kanya.
Ganun. Tapos, ang problema kasi kay Attorney Claire, meron siyang mga sinasabing mga legal concept na parang, lo, attorney, parang hindi naman ganun yung gamit, no? Yung CIA style ba? Alam mo yun? Yung, di ba yung sa mga handbook ng mga CIA, yung parang pag nagsisinungaling ka, parang hindi ka mabistong magsisinungaling ka. Gawin mong komplikado yung explanation. Gawin mong komplikado yung explanation para magmukhang matalino na meron kang ina-explain na sobrang complicated na teorya. Tapos doon may ipapasok yung kasinungalingan mo. Para yung kausap mo, parang, ah, okay. Ganon. Ganon na lang yung gagawin. So, dahil hindi naman alam ng kausap mo, kung mga legal technicalities, mga jargon, hindi naman alam ng kausap mo yung mga pinagsasabi mo, akala niya, magaling ka. Meron ganong vibe si Attorney Claire sa akin. Sorry, ha. Sorry, Attorney Claire, pero ganon po talaga yung vibe niya po. Ayun. Sabi ni George, let's play the game of politics. We need maisog sa Congress, both lower house at Senate. Ayan. Ako, for the sake of election, talagang critical talaga ang opinion ng mga Duterte. You know, Dutertistas should think that way. Hindi ito yung parang, ay, gusto ko to, gusto ko siya, gusto ko eme, ganyan. We need to be a powerful vote. We need to be a powerful vote. Yun lang ang isipin ninyo, kasi yan lang talaga magagawa natin sa eleksyon. We're not going to, you know, change the world in 2025 or whatnot. Kapag, pero kapag ang bongbong administration tumagal hanggang 2025, yun ang laban natin. Yun ang ano natin, ang fighting chance natin. To show to them that Dutertista vote is a vote to, is a force to reckon with. Ayun. So, for me, yun ang ano dyan, ano, parang, ay, ayoko si ganito, ayoko si ganyan, ayoko si, parang okay rin yan pag-debatehan natin, pero sa totoo lang, kahit naman yung, ano, kahit naman yung iboboto natin, I don't think we can really predict if they are going to do well or not, eh. Pero ang importante, pati pa boboto nung alam mo na hindi naman talaga gagawa ng gusto mo. Diba? Ayun. So, take into consideration two things. Huwag na kayong boboto ng trapo. Kung yan, dati nang nasa gobyerno, walang ginawa, huwag niyo na iboto ulit, di ba? Sobrang ano naman na nun. Sobrang ka-etchosan naman na nun. And the other thing is, ano yung decision ng mga Duterte about it? Ganon. Kasi at least kahit papano, pag in-endorse sila ng mga Duterte, they would be beholden to Indaysara or to PRRD, ganyan. So they would likely they would be beholden to the Duterte. So, i-carry out nila yung basic politics ng mga Duterte, which is to, you know, make common people's lives more comfortable. Diba? Na mag-decide kayo ng para sa taong bayan. Diba? Magde-decide sila along the political lines of the Dutertes. Ayun. So, that's the best thing that we can do in 2025. Sa totoo lang. Kung aabot tayo sa 2025, yun lang talaga. Yun lang talaga. So, alam mo yun, parang ang mahirap mag-endorse, mahirap mag, ay hindi, ito iboto natin, ay ito huwag natin iboto, ganyan-ganyan. Hindi na yan, ano, hindi na yan labanan ng credentials. Hindi na yan labanan na, sino ba nito, ano bang nagawa nito, ganyan-ganyan. It's not about that anymore. It's not really about that anymore. Ayun. Si Kong Bernadette Herrera naman, ang spokes ng Run Sara Movement. Sana siya lang kinuha ni Inday sa kampanya. Ah, okay, si BHD pala, Run Sara Movement, okay. Kakamping attitude lately, walang pinagkaiba kay BBM, mapangapi sa kapwa, feeling righteous, nakakadismaya. Ayun. Ma'am, huwag kang masyadong ma-stress ha, tsaka ingatan mo po ang health niyo. Pilipino, kailangan ng mga taong katulad nyo ni Sas, Banat Bay, Maharlika, at lalo na Duterte at VP Sara. Kailangan ingatan din po ang health. Oo, okay naman ang aking health. Ayan. Maraming salamat sa paalala. Ayun. Bakit hindi na lang stock market share ang ayuda instead of cash? Sabi ni Brad Spards. Pwede sana kung meron tayong yung mga state-owned enterprise, no? Kaso laman tayong ganun eh. Laman tayong ganun. Diba? Ayun. Unless katulad tayo ng China, ganyan. Sabi ni Gilbs, maganda siguro magkaroon ng People's Watch for Anti-Corruption. Halimbawa sa mga road projects, dapat may 25-member panel na mag-i-inspect sa project kung sumunod ba ang approved specs, preferably 5th-year engineering student na magiging part din ng curriculum nila. Tapos, alam mo, usap tayo, Gilbs. Usap tayo. Kailangan, kung meron mang initiative na dapat manggagaling sa mga ordinaryong tao, it is to build a very, very strong anti-corruption watchdog. It should be funded by the people,
Walang ano, walang politikong sasali. Even the Dutertes, kasi they're going to be subject of the scrutiny rin ng anti-corruption watchdog na yan. Ganyan. It's really very important. They did it in Indonesia, and now they're reaping the benefits of it. Funded by the people talaga, ordinary people, or the ano, ganyan-ganyan. And it should be, ano, established in a way na talagang, an institute talaga, ganun. Dapat ganun. Ms. Joey, maganda siguro magkaroon ng, ayan. So there, you know, yung anti-corruption watchdog na yan, babantayan ng budget, di ba? Babantayan nila ang budget, babantayan nila ang mga national projects, di ba? Babantayan nila ang mga gastos ng mga malalaking LGU, ganyan. Those kind of things to ensure that the services reach the people. Bantayan nila yung mga kaso, di ba? Magsampa ng kaso, yung mga ganon. Na hindi talaga tatantanan ang laban. Diba? Because may resources, may funding, may ano, kung paano gawin iyon, yung mga ganong bagay. You know, it is a thought, but it is something that, you know, I hope it gets translated into real thing in the future. Huwag kayong mag-alala, pinag-iisipan ko ng seryoso yan. Ayun. Ms. Joey, libre ang galing ng isang witness sa Quadcom, dating PDL, after 7 hearing, laya na daw, sabi ni Paduano, iba din. Nakakainis! Pinapanood ko nga bago ako nag-live dito. Galing ako doon. Sabi ko, putak ina ito mga congressman na to. Nakakabwisit talaga. Sabi ni Amir Kaling, tayo na abante yan. Nag-aabuli sa patay 300 pesos. We! Seryoso? Ayan, okay. Teka lang ha. Ay, maraming salamat, Jars. Removing the policing and regulating agencies in the mercy of Congress will help lessen the corruption. I-abolish na natin yung Congress, Diyos me. Ayun. Ayan, okay. Last topic natin for this evening, ha, before ako mag-end live. Last topic natin for this evening, yung impeachment kay Inday Sara. Kasi di ba nga, nasa China kasi ko nung pumutok tong mga ano na to, yung hindi nag-attend si Inday Sara, nasa ano daw siya, nasa Kalagwas daw siya. Of course, na-debunk naman na to ni Inday Sara, ganyan. Kasi hindi siya nag-oath, ganon, yung mga ganong etos balungo. So, may mga, actually may magandang post dyan si Dare, si Dare to ask. Sabi ni Dare, hindi raw siya makakaakyat kasi nagluluto siya ng dinner. Alam niyo naman si Dare ay isang housewife. At ano, ang tawag dito, oras ng mga mommy duties na yung oras na itong nagla-live ako. Pero nakikinig siya. Merong post si, ano eh, si Dare. Ano nga yung post niya? Ano nga yung sinasabi ko? Ayon sa impeachment. Na, ano, ang tawag dito? Teka lang ah. Saan nga yun? Eto. Ayan. Na nililay down na talaga ng ano. And I think, agree ako doon sa sinabi niya, no? Na nililay down na daw ng Kongreso. Nililay down na ng Kongreso yung kanilang pathway to impeaching Sara. So ngayon, itong kagaya na itong ni Rog Rodriguez na itong inakupal nito, grabe. Alam mo, naiinis ako sa kanya. Kasi ano siya, yung arting statesman pa. Alam mo, he's trying to look like he's a respectable person. Pero kung ano-ano ang pinagsasabi. Panikababuyan yung mga pinagsasabi. Kasi sobrang nakakadirita. Doon ako naiirita sa totoo. Doon ako lakas makapabwisit. Yung sobrang ipokrito, yung parang kala mo, statesman, kala mo, galing-galing magsalita. Pero yung mga sinasabi, panay kababuyan. Ganon. So sabi niya, when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal of public trust yan. That is true. It is betrayal of the public duty, the constitutional duty for his or her part in the budget process. The constitutional duty of the executive is to prepare their budget. And also, yeah, to defend the budget to a certain extent. But you know, them defending the budget and not defending the budget is not really something that, it is not a constitutional duty for them to do it. Kasi, kung hindi niya i-defend yung budget, kahit naman i-defend niya yung budget niya, kung hindi naman niya makukuha, di wala rin. Diba? Yung pag-prepare ng budget, yung pag-prepare ng mga documentary requirements for each and every budget is part of defending. Okay? Yung defending na tinutukoy dito ni Rog Gutierrez is her showing up before them.
Pwede ka namang mag-defend ng budget by completing all the necessary documents that you have na ito yung mga pupondohan namin, ito yung ginamit namin, ito yung mga ano, whatever, whatever, ganyan, ganyan. So kung ano man yung constitutional duty na sinasabi nito, na-satisfy na ito nung part na yon. Ngayon, magpakita si Inday dyan, o hindi siya magpakita, kayo, pwede nyo i-exercise yung inyong kapangyarihan to decide on the budget. Ay, hindi, di-disapprove na namin to kasi hindi siya nagpakita, hindi niya na-explain. Meron kaming tanong, hindi niya na-explain. Buti ba sana kung ganun eh? Buti ba sana kung ganun? Eh, ang problema, hindi naman kayo nagtatanong tungkol sa 2024 budget. I mean, sa 2025 budget. Ang tinatanong nyo, yung confidential fund ni Inday na 2022 pa. Diba? Tapos parang, the nerve para sabihin na betrayal of public trust yung, bakit betrayal? Ba't hindi ba siya nag-prepare ng budget? Hindi ba siya nag-prepare ng mga programa? Hindi ba siya nag-prepare ng mga documentary evidence para sa programang gusto niyang pondohan? Yun yung kanyang constitutional duty. Ngayon, ang constitutional duty ninyo to approve and reject. Yung hindi ba pagharap ni Inday Sara sa inyo, did that deprive you of your constitutional duty, Rog Gutierrez, para mag-decide kung approve o hindi approve yung budget ni Inday? Diba? But anyway, of course, alam niya ni Gutierrez, hindi naman tanga yan. Alam niya yung sinasabi niya. At ang sinasabi niya dito, talaga, ay gusto lang niyang i-float yung betrayal of public trust. Gusto lang niyang sabihin at ma-introduce yung betrayal of public trust at ma-i-attach sa pangalan ni Inday. Yun talaga yung gusto mong gawin. Yun yung talagang gusto mong mangyari. Okay? And true enough, dahil nga ang kapwa niya tuta na si Erwin Tulfo ay kasing tuta pa ng tuta, ayan, ay meron ding hanash na si Inday Sara daw, yung refusal ni Inday Sara to take oath triggered the impeachment call. Why? Bakit? Tinanggalan ba kayo ng karapatan ni Inday Sara na suriin yung budget niya? Ano problema? Sabi ni Brad Parts, election can never bring big changes. Only a bloody revolution can. Proven na yan sa world history. True. True. Kaya sa 2025 election, huwag kayong masyadong emotional. Diyos ko. Just, ano, be done and over with it. Bumoto kayo, tapos huwag nyo iboto yung mga ayaw ninyo. Ganyan. Pagkatapos, pagkakataon na yon para sa mga Dutertista na ipakita ang lakas ng boto natin. Ganun. Hi, Tita Eats. Hello, hello. Ayun. So, kaya yun, nagsasita si, ano, alam mo yung mga indication na itong ginagawa ng Congress, nahihirapan sila na, ano, I think they found already they are starting to accept the fact na yung confidential fund issue is a difficult na basis para i-impeach si Inday. So ngayon, naghahanap talaga sila ng ibang way para i-impeach si Inday. Kasi, ano naman yan eh, i-impeach talaga nila si Inday. It's just a matter of time. Kaso alam rin nila that they cannot impeach Inday for the flimsiest reasons. Eh wala silang makita kay Inday na mabigat-bigat na rason. So kaya mga ganyan, pinapalutang nila yung mga concept. Ay, hindi kasi ano eh, hindi kasi nagpa-host, ganyan. Or hindi nag-ano. Ay, kasi yan nag-ano, ang tawag ito, hindi nagpakita sa amin, hindi niya dinefend yung budget ng OVP. Ganun, parang, what's there to defend? Eh, nag-desisyon na nga kayo. Sabi nyo nga, redundancy yung ginagawa ng office ni VP Inday eh, di ba? What's there to defend? Eh, kung ano man naiisip nyo, yun naman eh. Can Inday Sara convince you otherwise? Di ba? Sabi ni Gold Pass, wag po kayo magpapaniwala kay Ilay San Fernando. Siya ay supporter ni Chel Jokno at saka ni Risa. Sa mga post niya, humihingi siya ng GCash. Di niya kailangan ng attorney. Kilala po siya ni Chel Jokno. Di niya kailangan ng attorney. Kilala po siya ni Chel Jokno. Oo, ayun. Actually, kasama niya si Chel Jokno siya si Risa Ontiveros eh. Kayang-kaya siyang iyan doon. Kayang-kaya kang sagutin noon. Ilay San Fernando. Ayun. Nakakatawa yan kasi si Ellie. Magaganda yung mga leads niya doon sa mga contents niya. Magaganda yung mga leads niya. Kaso, pinapresent niya yung sarili niya as someone na, ay, hindi, neutral lang ako. Pero, ay, neutral, ulul. Parang hindi naman, ganun. Yun yung nakakabwisit. Sana, from the beginning, inamin na lang niya na
ano, tawag dito, part ako ng, meron silang parang grupo eh, parang, ano yun, I don't know if it's a registered political party or party list, ganyan. Meron siyang grupo, tapos kasama niya sila Cheljok, no? Pagkatapos marami pa silang mga picture na kasama niya si Risa Ontiveros, ganyan. Kasi ano rin, tibak-tibak group din. Di ba yung mga tibak-tibak group, marami yung mga grupo-grupo, ganon. Yung isang grupo doon, siya yung presidente, ganon. Ayun. Parang defender na ni Bongbong si Pebbles. Well, ayun. Pero mali, I confirm this when, yes, pero mali, I confirm this when I read the Bible, sabi ni Jill Amparo. Sabi niya, fake or hindi, the fact na sa buwat ka na sa drugging issue, eh, tumigil ka, is this a game to you? Mas lalo kang nagiging disgrace to Filipino people, sabi ni Chacha Kibal. O, correct. Yung, I think tungkol yun sa abutan na naganap. Bakit parang delayed yung mga comments sa akin? Sabi ni Charisse, true, not enough force from the people. Let's not put VPISD at risk na hindi nyo mapanindigan. Correct. Correct, correct, correct. Ganon. So, sabi ni Tita Eats, that is true. We have not visibly convinced the VP and the military for them to move to action. Correct. Kaya huwag nyo, ano yan, huwag nyo isipin yan. Ang isipin ninyo, anong magagawa ninyo? Anong magagawa ninyo sa pamilya ninyo? Sa ano ninyo? Ganyan, ganyan. Paano nyo magpapakilala sa mga kaibigan ninyo, sa mga pamilya ninyo, na ang Pilipinas ay nasa matinding krisis? Explain nyo yan. Specifically, itong nag-aambang gera. Paano nyo kukonvince yung mga tao na ganito ang sitwasyon? Paano nyo ma-explain sa kanila na ganito? Ayun. Any thoughts po about sa mall daw sa Maisog rally? Huwag na natin anuhin yan. I mean, it is something that the Maisog organization has to deal with. Ganon. Alam niyo, yung mga ganitong klaseng problema, hindi yan nawawala sa kahit anong grupo. Ngayon, I don't think talking about it or parang, kasi hindi ko rin naman talaga alam eh. At aga-attend lang rin naman ako ng Maisog, hindi naman ako part ng taga-suporta lang rin naman ako doon. Kapag ka may rally sa iba't ibang lugar, pumupunta ako. I mean, yun lang talaga yung role ko doon. So, wala rin akong alam na reason yung internal problems nila or what not. And even if meron akong alam, it is not for public consumption. Di ba? It is not for public consumption. So, you know, let them regroup and come back stronger kung ano man yung mga dapat pag-usapan, kung ano man yung mga dapat ayusin, yung mga ganung bagay. Ganun. Sabi ni Salem, the realtor, Dunning-Kruger vibe minsan si Attorney Claire. I have to be frank. Inaraw-araw si Sarah. Nawala na yung objectivity niya, sabi ni ano. Oo. Miss Joey, ask ko lang, why don't you run with Miss Sas? Paano kami tatakbo? Paano kami tatakbo? Ayun. Ayun, teka lang ha. Meron pa ba akong mga hindi nakita dito? Tahimik. I agree with you, Joey. However, pag kinontra sila ng kabilang kampo, kaya ba nilang ipagtanggol ang pinaglalaban nila or tahimik na lang? Attention ba to, Go and Padilla? Ganon. Ayun. Eh pagka kunwari, kaya si Bato at saka si Senator Bato at saka si Senator Bongo, I'm pretty sure itataas ni PRRD mga kamay ng mga yan eh. Eh pag ginawa ni PRRD, ang gagawin natin. Diba? But it doesn't mean na immune sila sa criticisms natin. Diba? They also have to understand that na parang, o kung kunwari kami, bigyan namin yung boto namin sa inyo. Hindi ibig sabihin ito na confident kami sa inyo, ha? Diba? Dapat mag-show up din kayo. Ganun. Dapat gumawa rin kayo ng ano, ng ina-expect ng tao na incumbent upon you, ganoon. Ayun. Kaso nga lang, eh, ang problema yun, yung election kasi sa atin eh. 'Di ba? Sabi ni anonymous member, Joey, no offense, group niya sumisira sa imahe ng Duterte. Na-turn off ako dun sa pulburong video na halatang fake. Anonymous member, maniniwala ako sa'yo kung hindi ka na anonymous at saka putang ina mo. Pinagsasabi mo. Pa-turn off ka pa dyan? Walang ano, walang bilang ang feelings ng troll.
Diyos ko. Wala kaming paki sa feelings mo. Eh, paano nga to? Ayun. Block. Pagka troll ka, wala kang feelings. No offense ka pa dyan. Tangino mo. Abi, ang daming ano. Ayan, user was blocked. First timer lang ba congressman yung Bonjing na yan? Hindi, second term niya na. Meron pa siyang isa. Malakas ang loob ng bagitong yan dahil wala pa namang nababalita na siya na-issuehan ng notice mula sa kuwa. Pero kapag na-issuehan yan, baka tumahimik din yan. Nagpakitang gilas ang mga the who at mga the who was das. Sabi ni Inday ako, I don't care na palabas yan, Miss Joey. Ang sagot dyan, magpa-drug test na yung bangag na yan. That's it. Correct. Actually, sa totoo lang ako, wala na rin akong pakialam sa drug test eh. Diba? Mag-negative siya, mag-positive siya sa drug test, bangag pa rin siya. Diba sa totoo lang ako ha? Ako, wala na eh. Tapos na yung opportunity na dapat nagpa-drug test ka, Bongbong eh. Ayaw mong gawin. So I don't think you can successfully remove from our minds na isa kang addict. Diba? Wala na naman matatanggal sa utak namin yun. Magpa-drug test ka, di ka magpa-drug test, addict ka. Diba? Yun na yun. Ngayon mo lang talaga. Nakakatawa naman tong anonymous member na to. Ang dami-daming comment. Ang dami-daming comment. Mema ng mema pagkatas ang tagal-tagal nandito. Ano ba yun, Panay? Teka lang ha. Turn off the way. Turn off, pero ang dami niyang comment, no? Bonggang-bongga. Pagka turn off, be, pagka na-turn off, ibig sabihin nun, aalis ka na. Kaya nga, turn off, eh. Di ba? Ganun yun. Joey, sino ang sinunod nila pagkatapos kay Pastor Kibuloy at Sara naman ang tinitin? Sino ang susunod nila pagkatapos kay Pastor Kibuloy at si Sara? PRRD. Public record ba ang notice of disallowance? Hindi. Supposedly, hindi. Hindi, kasi nga, ang notice of disallowance ay isang observation pa lang naman. So, yung notice of disallowance na yon, pwede mo pang i-reverse yun. Pwede mo pang i-explain na parang dinisallow ng COA, pero pag dinisallow niya for certain reasons, like for example, kulang sa documentation, ganyan-ganyan, eh paano pag na-provide mo yung documentation, na-provide mo yung hinihingi ng COA, edi allowed na siya. Allowed na yung gastos. Ayun. Wala na talagang paki si BBM sa mga tawag sa kanya, nakakabwisit. Totoo naman yan, Gina. Totoo naman yan. Sabi ni Tita Joey, may sinend akong messenger video about VP not defending the budget. Sige po, check ko. Ayan. Ano daw yung inabot kay BBM na kulay puti? Pin daw eh, pin. Kala ko nga mint eh. Ayun. To be honest, mangyayari ang impeachment kahit walang basihan. Mangyayari yan dahil bayad ang Congress. Kasi, pag naupo si VP, maraming matatamaan dahil marami na siyang alam. Totoo naman. I think, talagang tutuloy nila yung impeachment na yan, no matter what happens. Ang problema lang ngayon ng Congress is naghahanap sila ng reason na mabigat-bigat. Kasi kapag napaka-flimsy ng reason mo sa Congress, ng impeachment ni Inday, baka mag-backfire sa kanila eh. Kasi yung impeachment mahaba yan eh. Tapos kailangan it should convincingly convict Inday na meron siyang ginawang mali at nung ginawa niyang mali, napatunayan nila. So, kung kanwari, pag-take lang ng oath, di ba? Parang hindi naman yun ano. Sabi ni Paul Lala, notice of disallowance, parang notice of disconnection ng kuryente. Puputulan ka pag di ka nakabayad. Pag nakabayad ka, edi okay, kalimutan mo na yun ng notice na yun. Correct. Magandang analogy. Any action to impeach Inday will trigger the big march from the masses. The next People Power Revo will surely include the dismantling of both houses of Congress. But, well, that's the ideal situation, Tatay Strauss. But let's not get ahead of ourselves. We need to prepare, we need to educate, we need to talk to as many people as we can in order to, you know, achieve the ideal. Let's not get ahead of ourselves. Gawin natin yung role natin. And tandaan natin, we have not shown enough force. We have not shown enough force. So paano tayo makakapagpakita ng enough na force? Kapag mas maraming nakakaalam, mas maraming nakakaintindi ng galit natin. Diba? Ganun yun.
So, yun. So, yun ang intindihin natin. Dapat hindi malus yung focus natin doon. Di ba? Dapat hindi malus yung focus natin doon sa galit natin. Ayun. Okay, okay. Ayan. O, Hosh, ako'y mag-end live na. At, para makapagpahinga rin dahil ako'y pagoda tragedy pa. Ayan. Now, di na ako magla-live today eh. Pero yun nga, naisip ko kailangan pag-usapan natin yung nangyari kay Dare to Ask, kay Kuyang EB, at saka yung impeachment ni Inday. I'll see you next time. At,